Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Esperanza at maraming salamat po sa San Pablo Diocesan Catholic School System sa pangunguna po ng ating butihing superintendent na si Father Emil Laranio. Ngayon po ang 39th na taon ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Diocese sa San Pablo, nakasabay rin po ng 100th taon ng pagdiriwang ng Kristyanismo sa ating bansa. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong imbitasyon. Ngayong orientation po ngayong school year 2020 to 2021. At ngayong pong academic year na ito, ang atin pong tema ay ang misyon na hubugin ang mga paaralan sa integral na edukasyon tungo sa bagong normal. At ngayong araw pong ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pong higit sa 7 taong karanasan sa paggawa po ng mga content online na pinapanood po ng ating mga estudyante, hindi lang po diyan sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Ang unang tanong ko po ay, bakit nga ba karamihan sa mga kabataan ngayon, lalo tigit sa ating mga estudyante, ay bakit gusto nila maging YouTuber? Ako po ay nag-umpisa sa aking paggawa ng mga video content online ay para po mabigyan ko po ng edukasyon ang aking mga estudyante dito po sa California. At nagsimula po ako, gaya po ng lahat ng gumagawa ng mga content sa YouTube na nag-struggle at nahirapan sa pagbuo ng aking mga content. At gusto ko pong i-share sa inyo ang aking very first math video na isinagawa at ibinigay sa aking mga estudyante noong 2013. At mapapansin niyo po sa video na ito na talagang napaka awkward or malaki po yung kailangan ko sa bibigay po ng aking mga lessons noong una, dahil po lahat naman ng tao kapag nag-uumpisa ay nahihirapan. So kitang-kita po yung aking struggles sa paggawa po ng video na ito na inabot po ng halos 1 oras para lang maiproduce yung aking 5-minute video nung unang beses ko pong mag-attempt ng paggawa ng content online. At noong panahon pong iyon, ang aking crisis na kinakaharap ay kung paano ko po mabibigyan ng sapat na content materials at instruction yung aking pong mga estudyante sa Barstow High School, dahil po nabawasan po kami ng 10 minuto sa bawat klasiko sa araw na iyon or noong taong iyon. Kinakailangan ko pong gumawa at mag-isip ng paraan na para po ma-compensate yung pong lost hours doon po sa aking pagtuturo, at yun yung crisis na pinagdaanan ko noong 2013, na hindi man kasing bigat ng krisis na pinagdadaanan natin ngayon, ay gusto kong i-share sa inyo na dahil po sa mga kaganapan na iyon ay minabuti ko pong i-push yung aking pong paggawa ng content para po sa mga estudyante ko po dito po sa Barstow High School. At naisipan ko pong gumamit ng YouTube video, dahil po sa YouTube video marami po akong mga skills na natutunan ko pong mag-play ng ukulele. Mapapakita ko sa kanila na nothing is impossible kapag po ikaw ay mag-aaral ng mabuti, lalo tigit sa aking klase sa mathematics. At ako po ay naninirahan dito po sa Amerika for over 15 years now. At isa sa mga skills na hindi po itinuro sa akin ng magulang ko ay ang pagluluto. So, kapag po namimiss ko po yung mga pagkaing Pinoy tulad ng adobo, sinigang, or sisig, pupunta lang po ako sa YouTube para po mailuto at makagawa po ako ng sarili kong dish kahit po nandito po ako sa California. At ang isa po sa mga proudest moments ko po doon sa mga skills na natutunan ko ay yung paggugupit. At dahil nga po sa paggugupit at sa YouTube, ay nagawa ko pong gupitan yung sarili ko noong pong mid-March, dahil po hindi po tayo pwede lumabas at kinakailangan ko na po magpagupit noon. So ginupitan ko ang sarili ko at nagawa ko yan sa pamamagitan lang ng panonood po ng mga YouTube videos. At yan po yung ilan sa mga skills or random skills na natutunan ko sa panonood ng YouTube. So bakit nga po ba hindi ko gamitin ito para po magkaroon po yung mga estudyante ko ng mas hitik na oras para po sa akin sa pagbibigay ko po ng lesson sa kanila sa mathematics. So ang aking pong unang tip sa inyo sa mga guro at mga gurong mag-i-encourage sa kanilang mga estudyante na maging YouTuber ay to just do it. Doon po mag-uumpisa ang lahat, dahil hindi po tayo makakapagtapos ng ating mga projects kung hindi po natin siya uumpisahan. At ipapakita ko po sa inyo yung aking mga videos na ginawa na nagpapakita ng
struggle ko po sa umpisa ng paggawa ng math videos. Well, everyone, this is Dr. and welcome to my math class. And this is basically what we need to do, especially sa Japan. No, no, naman yun. Ako yung nagawang video. Ilan lamang po yan sa mga bloopers at mga struggles ko sa paggawa po ng content online. At lahat po tayo ay magsa-struggle, pero yung umpisa pong paggawa natin ng video ang makakatulong po sa atin para po maumpisan po natin yung ating mga projects. Kung hindi man sa paggawa ng content, maiituro nyo po ito sa mga estudyante nyo, yung kahalagahan po ng patience and hard work, or kahit po yung mga kaguruan natin na nag-iisip halimbawa na mag-umpisang sumulat ng libro, or tapusin yung kanilang master's degree, or mag-renovate ng kanilang bahay, hindi po yan mangyayari kung hindi nyo po umpisan. At yung akin pong tip number 2, ito po ay sinabi po ng isang famous statesman dito po sa America, never allow a crisis to go to waste. At yan po yung aking pangalawang tip para sa inyo, to capitalize on the crisis. Dahil po, nandito po tayo sa gitna ng pandemya at lahat po tayo ay nangangapa kung ano po ang gagawin natin, lalo tigit po sa ating mga paaralan. At yan po yung nasa isip ko, at yan din po yung dahilan kung bakit ko po naumpisahan yung aking pang weekly number bender live. Yung pag-produce ko po ng mga live videos ay mahirap para sa akin dahil po wala po yung editing. Dahil nga po, mahirap po yung mga technical issues na kakaharapin ko kapag po gumawa po ako ng live. At dahil alam ko po na pagka po ginawa ko at inumpisahan ko po yung aking YouTube live, ay maibigay ko po yung mas mabilis at mas maraming tulong sa mga teachers na nangangailangan po ng aking expertise sa online or distance learning. Kaya inumpisahan ko po yung Number Bender Live, at dahil po sa pandemic ay ginawa ko na po yung kinatatakutan ko at humarap sa camera ng live na walang edit at walang second take para po makapagbigay ng mas efficient na paraan ng pagbibigay po ng content online. Now, tip number 3, hearing yourself talk is going to be awkward. So, talaga po nakakailang kapag po narinig natin at nakita natin yung sarili natin sa camera. At ito po ay normal lamang. At para po mas maibigay ko pa po sa inyo yung aking experience sa tip na ito at yung pong awkwardness na isa sa mga hindrances kung bakit maraming edutuber or teachers na ayaw gumawa ng kanilang sariling content. Naranasan ko po iyan at isishare ko po at ibabahagi sa inyo kung paano ko po na-overcome yung pong awkward feeling na naririnig ko yung sarili ko sa mga videos na ginagawa ko. Number 3, yung awkward feeling, it will go away. And when I say awkward feeling, first 10-20 videos ko, hindi ako nanonood masyado ng mga videos ko dahil one, hindi ko gusto yung naririnig ko yung sarili ko sa camera. Hindi ko gusto nakikita yung sarili ko sa camera dahil nga sabi nila, you will be the worst critic of yourself. So, totoo po yun. So, nung unang nagagawa ko ng mga math videos, ayoko maririnig yung boses ko kasi boses palaka. So, I guess ako lang yung nakakarinig nung boses palaka na boses ko. Napansin ko na hindi na ako masyadong naiilang kapag ka nakikita ko yung sarili ko sa TV, napapanood ko yung sarili ko sa YouTube videos, naririnig ko yung sarili ko doon sa mga videos na pinapanood ng mga estudyante ko. Kasi nga, nasasana yung tenga natin over time doon sa naririnig natin. So, yun yung isa sa mga awkward feeling na normal lang po sa mga nag-uumpisa at na unang naririnig yung sarili nyo doon sa video nyo, mawawala po yan. At kung feeling nyo, boses palaka kayo at hindi maganda yung tunog ng boses nyo doon sa naririnig nyo, it's normal. May scientific research about that. Nabasa ko rin siya. Hindi naman natin narinig yung sarili nating nagsasalita. Nung narinig na natin for the first time doon sa video, ganun pala yung boses ko. Boses pala ka. So, awkward feeling na ayaw nyo makita yung sarili nyo sa camera, nahihirapan kayong magsalita in front of the camera,
And yung boses nyo nga, eh hindi masyadong maganda sa pandinig sa sarili nyo, mawawala po lahat yan. Siguro bigyan nyo yung sarili nyo ng mga 10 to 20 videos and after that, mag-e-enjoy na rin kayong panoorin yung sarili nyo sa mga YouTube channel nyo. Sana po ay huwag kayong matakot dahil po lahat ng tao nagdadaan po sa awkward feelings sa umpisa. At isipin na lang natin kung hindi ko po ginawa yung aking mga videos at nailang na lang ako at nagtago na lang ako doon sa nakakangilo na itsura ko nung umpisa, ay hindi pa ako makapag-produce ng over 800 math videos na pinakakinabangan na po ng ating mga estudyante at mga teachers ngayong gitna ng pandemya. Now, tip number 4, keep your content simple. Dahil alam po natin na talagang mahirap ang gumawa ng content. Sa pag-edit, sa pag-prepare, sa paggawa po ng inyong mga lessons na ibabahagi po sa inyong video. On top of that, tayo po ay mga teachers, mga nanay, mga tatay, mga katulong din ng ating mga anak sa bahay. So, lahat po ng yan ay sabay-sabay natin gagawin. So, ang aking pong pang-apat na tip ay to keep your content simple dahil po kinakailangan na mabilis natin magagawa yung ating mga lessons na ipapapanood sa ating mga estudyante. At ito po yung aking lessons na ginawa. And I've been producing these math videos through the methods that I was able to come up with through the experience I had in producing content online. So the first one was just with my marker, with a whiteboard, and with my MacBook computer. And what I do is I just use my handwritten notes in the big whiteboard and basically produce my lecture using my markers. And that is the easiest way and the fastest way on how I produce my math videos. During the first few years of my flipped classroom, I dabbled in using some applications to produce math content that incorporates technology. That's why I use a document camera, my MacBook computer, and a ScreenFlow in producing a video similar to this one that I am showing you right now. So, and recently, I used Keynote in producing my videos online, wherein I produce my presentations through the use of Keynote and then use ScreenFlow to edit my video so I'd be able to come up with a video similar to this one. At apat na tips lang po ang ibibigay ko ngayong araw na ito, pero ito po yung mahalagang tips na pwede nyo pong sundan at again, pwede nyo pong ibahagi sa inyong mga estudyante na nag-iisip na maging content creator, lalo na po ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya at isa sa mga tools na pwede natin gamitin para po maihatid natin yung ating mga lessons at ang ating pagiging mahusay na guro ay sa paggawa ng content na pwede nating i-upload sa YouTube. Now, paano naman po kung hindi talaga uubra at hindi nyo talaga kaya yung gumawa ng content online? Meron po akong mga contents na pwede nyo pong gamitin. So, mula po sa grade 7 hanggang sa senior high school, meron po ako mga contents na pwede nyo gamitin at i-share sa inyong mga estudyante. Dangan nga lang po ay ang aking po mga content ay para lang po sa mga teachers and students of mathematics, pero I'm sure na marami po tayong mga content creator ngayon na makapagbibigay at nagbabahagi na ng kanilang mga content sa science, sa biology, sa physics, sa chemistry, sa Filipino, araling panlipunan, at iba pang mga core subjects na pwede nating hanapin sa YouTube. At para po ibahagi din po yung pagiging content creator po, doon sa aking klase, ginagamit ko po itong techniques para po mabigyan ng pagkakataon na ma-assess yung aking mga estudyante sa kanilang kaalaman sa mathematics. So, binibigyan ko po sila ng mga online quizzes, online homework, gumagamit po ako ng mga apps para po encourage yung aking mga estudyante na magbigay ng kanilang presentation gamit lang po ang kanilang cellphone at ang kanilang
poster. So, yung napapansin nyo po kay Graham Byrne, yun po yung pinaka basic requirement na ibinibigay ko po or hinihingi ko po sa aking mga estudyante. Pero po, karamihan sa mga estudyante natin na mga digital natives ay mga adventurous at mga expert pagdating po sa mga editing tool gamit ng kanilang mga cellphone. So, tulad po ni Lauren Brown or ni Mariana V, napapansin nyo po na talagang highly sophisticated yung mga editing materials at editing tools na ginamit nila ang nakapag-produce sila ng mga content tulad nito. Napapakita rin po ng mga estudyante ko yung kanilang pagiging creative sa paggawa ng content. So, yan po yung isa sa mga ginagawa kong assessment or assessment tool na ginagamit sa aking mga estudyante bilang teacher ng distance education dito po sa California. Now, sinasabi ko nga po na mahirap talaga yung ginagawa kong pagbibigay ng math video sa ating mga estudyante. Hindi lang po dito sa mga estudyante ko dito po sa aking pinagtuturuan sa California, maging sa mga estudyante po na nanonood sa akin sa Pilipinas. Pero dahil po sa aking mga research at mga video contents na ibinabahagi, nakapunta po ako ng Berlin, London, Abu Dhabi, at nakapag-share po ako sa kanila nung aking mga research tungkol po sa flipped classroom at sa paggawa po ng content. At yan po yung gusto kong i-share sa inyo na mahirap pero sobrang laki po ng balik sa ating mga guro yung pong pag-push natin ng envelope at pag-isip ng mga pamamaraan kung paano po tayo makakatulong sa ating mga estudyante sa gitna po ng pandemya. Dahil rin po sa aking mga video contents na pinapanood po natin ay naimbitahan po ako at na-feature ng ilang pong mga TV stations sa Philippines at na-feature po ako sa kanilang mga documentaries at naibahagi ko po sa kanila kung ano po yung aking struggles at victories sa paggawa po ng content. At yan po yung values na gusto ko rin pong ibahagi sa ating mga guro na hard work always wins in the end. Maraming pagsubok, marami pong challenges, mahirap sa umpisa, pero tulad nga po ng binabahagi ko po sa inyo, mula pa po 2013 ang aking pong paggawa ng mga content at hindi po ako tumigil at ngayon pong nasa gitna tayo ng krisis, laking pasalamat ko po na binigyan po ako ng lakas ng loob at tatag ng sikmura para po malampasan yung mga challenges na yon. At ngayon nga po ay nakakatulong na po ako sa mga teachers at mga students natin na nag-homeschooling or nag-distance learning or nag-modular education through my math video. At ito po yung aking kwento na gusto ko pong ibahagi sa inyo, yung aking pong kwento from Pisay to Pasay. Si Sir Joseph Madrinan po ay ang isa sa mga nag-contact sa akin at nag-reach out sa akin na nagsasabi po na ginagamit niya yung aking mga flipped videos para po maturuan yung mga estudyante niya sa Pisay. At alam naman po natin na mga estudyante sa Pisay ay sadyang mga magagaling pagdating po sa Agham at sa Sipnayan. At ito naman po yung Pasay City North High School sa pangunguna po ni Miss Barreto ay tinawagan niya po ako at minessage po pala sa Facebook at inimbitahan niya po ako sa school. At ibabahagi ko po sa inyo yung kwento namin ng pagkikita namin ng mga estudyante ni Ma'am Barreto sa Pasay. Last year was pretty special when I visited the Philippines during my Thanksgiving holiday. I was contacted by Miss Carolyn Barreto. She asked me if I could visit her school because her students wants to see me. And there I was welcomed by her students. And to my surprise, I never thought that her students are students with special needs. I would like all of you to meet Joseph. Joseph is now in 9th grade. He sent me an email. He was so excited to tell me that he passed his math class. Hi, Dr. E. Thank you so much for teaching us in math. So I will graduate for grade 9. Thank you. Joseph is just one of the many students of Ms. Barreto that is utilizing my math videos so they could experience normalcy in their classroom. To be honest, as a teacher of 15 years, I have never fully understood the meaning of equity in helping my students achieve. But thanks to Ms. Barreto and her students in Pasay City National High School, not only that I am fully understanding what equity means, but I'm also helping the students with special needs and their parents to make them realize that everything is possible.
At yan po ang aking kwentong From Pisay to Pasay. Dahil po, ito po yung ating mga grupo ng estudyante na tinuturuan sa ngayon. Ito po ang ating normal curve at yung pong spectrum sa left tail at sa right tail. A little bit of math lessons po sa inyo or statistics lesson ay nakaka-capture po doon po sa mga lessons na binibigay ko po through my YouTube channel. At ito po yung aral na natutunan ko po sa pagiging content creator na hindi madali, mahirap, marami pong struggles and challenges, pero yung reward po na nalalaman ko na marami pong uri ng estudyante ang natutulungan ko po, hindi lang mga estudyante na gustong pumasa sa kanilang mga dream school at hindi lang mga estudyante na nananalangin na pumasa sa kanilang mga board exams, natutulungan ko rin po yung mga estudyante at pamilya ng mga estudyante na nagsastruggle talaga sa mathematics through my math videos. At muli, yan po ang unang katanungan ko po sa inyo na naghahangad na maging YouTuber or EduTuber. What do you want or why do you want to be a YouTuber? Know your purpose at kapag alam nyo po yung pong sinasabi at sinisigaw ng inyong puso sa pagiging content creator at sa pagbabahagi nyo po ng kaalaman through the use of YouTube, ay marami po kayong matutulungan. And again, ito po si Dr. Esperanza at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!